Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon naman ang luluto kay Tuna Curry. So guys, tara na, samahan niyo ako. Bali na ihanda ko na itong aking mga gagamiting panahog dito sa aking pagluluto. At ang tamang sukat po nito ay mababasa niyo doon sa description and box. Ang sabi nga po, kapag marami kang sahog, mas masarap ang lasa ng iyong niluluto. Kung mapapansin ninyo, yung aking ginamit na kamatis dito ay wala ng buto. Kasi tinatanggal ko siya kapag nagluluto ako. Katulad ng dati, kapag nagluluto ako ng may gata o ng ginataan, day before na magluto ako, bumibili na ako ng gata at inilalagay ko muna siya sa ref. Then, pag magluluto na ako, kinabukasan, kukuhanin ko yung kalahati ng gata, yung nasa parting ibabaw, yun na yung gagamitin kong kakang gata. So guys, tara na. Umpisa na natin yung pagluluto. Atin munang igigisa yung ating mga gagamitin panahog. Katulad ng dati, yung ginagawa natin ay ginigisa muna natin yung ating luya. Then, kapag medyo light brown na yung ating luya, saka natin lalagay yung ating bawang. Pwede rin naman natin pagsabay-sabay na yung ating mga panahon sa pagpapakulo ng ating isda o ng tuna. Pero mas masarap po talaga yung ginigisa muna yung ating mga sangkap bago natin ilagay yung isda. Kung mapapansin po ninyo sa aking pagluluto ng ginataan na isda, lagi po akong gumagamit ng kamatis. Optional naman po yan. Pwede naman po tayong hindi gumamit ng kamatis. Pero ako po, lagi akong gumagamit ito. Nagbibigay linamnam din po kasi yung kamatis dun sa sabaw ng ating ginataan. Then sa paggamit po ng patis, nasa sa inyo na rin po yan. Meron po kasi mga premium mga patis na mabibili sa mga supermarket. At meron din po mga ordinary. Ang ginagamit po pong patis na ngayon, yung pong patis alamang na ito po ay nabibili ko dito sa may parting Naik, Tabiki. Diyan po may mga gumagawa ng patis na alamang. So ito na yung gata na may tubig. Ito yung una kong ginagamit sa pagluluto ng isda at saka ng mga sahog. Then nagdadagdag din ako ng mga sangkap na tubig para tamang-tama siya dun sa pagluluto dun sa isda. Then, sasabay ko na rin yung curry powder para tamang-tama siya doon sa pagpapakulo ng aking mga panahon bago ko ilagay yung isda. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ng ilang minuto bago natin ilagay yung isda. Kung sa tingin ninyo ay kulang yung ating sabaw, ay pwede naman po kayo magdagdag ng tubig. Kasi pwede naman po natin pakuluan ng medyo matagal yung ating isda. Kasi firm po yung kalamnan ng tuna. Hindi po siya basta-basta na nadudurog pagpapakulo. Then naglalagay din po ako ng suka. Mga 1/4 cup na suka lang yung aking ginagamit dito. Huwag lang wala. Pwede naman po tayong gumamit ng kahit anong brand na suka. Pagkalagay po ng suka, hayaan muna natin siya kumulo bago natin siya haluin. Mas maganda pong mahina lamang yung ating apoy para yung pubang sangkap ay talagang manunuot dun sa ating niluluto ng isda. Para lamang pong nagluluto din tayo ng ang tawag sa amin ginanga, yung pong kung sa Batangas ay tawag dito itong sinaing na isda, sa amin po ay ginanga. Kaya dapat po mahinang mahina lang yung apoy natin para po talagang manuot yung lasa ng ating mga panahog doon sa ating niluluto na isda. Then paminsan-minsan po ay ating babalik ta rin yung isda para po magparehas na side nila ay magkaroon ng masarap na lasa.
pwede na po natin ilagay yung ating kakanggata. At luto na po yung isda. Then, hayaan lang natin siyang kumulo sa mahinang apoy lamang. Tikman natin kung anong kulang. Then, kayo na po ang bahalang mag-adjust kung ano yung kulang sa inyong panlasa. So, ayan na po siya ang lato po ng kanyang sabaw talaga. So, yummy. Dahil nga po luto na yung isda at pumulo na po yung ating kakanggata, pwede na po natin ilagay yung ating talong. Pagkalagay po nung talong ay saglit ko lamang siyang pakukuluan kasi yung po aking ginagamit na lutuan ay medyo mainit. Pag hinayaan ko po siyang medyo matagal na kumukulo, malalabog yung gulay. So maraming salamat po muli sa inyong lahat at sana po ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng aking pagluluto nitong tuna curry. So muli po sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalilimutan, paki-like lang po, paki-subscribe at siyempre paki-hit na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga bago kong nilalabas na video. Maraming salamat po. God bless. Tara na. Kain na po tayo. So yummy. Tuna curry. Talagang napapa-anli rice ka na naman dito.